Filipino time, Filipino 1/4 week 2, day 1. Pagtukoy sa simula ng pangungusap, talata at kwento sa pagbuo ng simpleng pangungusap. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ng simula ng pangungusap, talata at kwento. Makakagamit ng mga salitang natutuhang salita sa pagbuo ng simpleng pangungusap. Okay, payong, balik-aral, hanapin ang katumanang salita sa loob ng kahon. Sige, sagutan nyo na po. Gamit ang mga nakasulat sa kulay pula na salita na pon. Dito kayo maaaring pumili ng sagot na katuma ng mga nasa bilang na 1 hanggang 5. Payong. Ano ang katugma ng payong? Bayong. Bakit sulat ang nauna? Okay? Balat, sulat. Magkatugma din naman siya. Bayong. Okay. Papaya, luya, ibon, hapon, damit, langit. Okay. Anim na taon na si Ben. Nag-aaral siya. Siya ay nasa unang baitang. Si Ginang Santos ang kanyang guro. Masaya siya sa kanyang paaralan. Number 2. Anim na taon na si Ben. Number 3. Ang lapis ni Tess. Sinulat ni Marilu Ramos. May lapis si Tess. Hilaw at mahaba. Ang lapis na bigay ito ni Jess sa kanya. Nawala ang lapis ni Tess. Hindi niya ito makita. Nawala sa kanyang bag. Hinanap ni Tess ang lapis. Ayun! Naiwan pala ni Tess sa ibabaw ng mesa. Agad na kinuha ni Tess ang kanyang lapis. Alin dito sa tatlo ang pangungusap? Ito bang number 1, ito number 2, o ito number 3? Alin ang pangungusap? Alin ang talata? At alin ang kwento? Ayan. Kung mapapansin nyo, alin ang pangungusap, ang unang binilugan ay ang number 2. 6 na taon si Ben. Ito ay isang uri ng pangungusap. Alin ang talata? Ang sunod na may bilog ay ang number 1. Ang talata ay binubuo ng maraming pangungusap. At ang tanong na pangatlo, alin ang kwento? Ang binilugan, huling binilugan ay ang number 3. Sapagkat dito, ang kwento ay binubuo ng isa o higit pang talata. Ito yung talata na una, pangalawa, pangatlo. Pagtukoy ng simula ng pangungusap, talata at kwento. 6 na taon na si Ben. Ang pangungusap ay binasa mula sa kaliwa papunta sa kanan. 6 na taon na si Ben.
Ang simula ng pangungusap ay ang unang salita sa kaliwang bahagi nito. 6. Ito yung simula ng pangungusap. Nasa kaliwang bahagi. 6 na taon na si Ben. Pagtukoy sa simula ng pangungusap, talata at kwento. Anim na taon na si Ben. Nag-aaral na siya. Siya ay nasa unang baitang. Sige ng Santos ang kanyang guro. Masaya siya sa kanyang paaralan. Ang talata at kwento naman ay binasa rin mula sa kaliwa papunta sa kanan, mula sa itaas papunta sa ibaba. 6 na taon na si Ben, nag-aaral na siya, siya ay nasa unang baitang, sige ng Santos ang kanyang guro, masaya siya sa kanyang paaralan. Ang unang pangungusap na makikita sa itaas ay bahagi nito ang simula ng talata o ng kwento. Narito ang isang kwento. Ito ay binubuo ng talata. Sa bawat talata, makikita ang mga pangungusap. Ang title ng kwento ay Ang Lapis ni Tess. Kwento, isinusulat din dito kung sino ang nagsulat ng kwento. Nakalagay dito na ang nagsulat ng kwento ay si Marilu de Ramos. Ayan. Ito, ang kwento ay mayroong 3 talata. Sa 2. No. Sagutan natin ang gawain sa pagtuturo bilang isa. Ano ang simula ng pangungusap mula sa kwento na Ang Lapis ni Tess? A. May. B. Mahaba. C. Dilaw. D. Lapis. Ano ang simula ng pangungusap? Ano ang simula ng kwento? A. Hinanap ni Tess ang lapis. B. May lapis si Tess. C. Bigay ito ni Jess sa kanya. Letter D. Agad na kinuha ni Tess ang lapis. Ano ang simula ng pangalawang talata sa kwento? A. Hindi niya ito makita. B. Dilaw at mahaba ang lapis. C. Nawala ang lapis ni Tess. Letter D. Wala ito sa kanyang bag. So, pansinin natin ang pangalawang talata. Una, pangalawa, pangatlo. Ano daw ang simula sa ng pangalawang talata? Nawala ang lapis ni Tess. Tamang sagot, isulat niyo sa inyo. Kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin isa-isa ang mga salita mula sa kwentong Ang Lapis ni Tess at bumuo ng pangungusap gamit ang mga salita mula rito. Sahin may, Tess, bigay, nawala, ang Jess, dilaw, hinanap, ni, lapis, mahaba, naiwan, si, bag, wala, nakuha. Tandaan, ang simula ng pangungusap ay ang unang salita sa kaliwang bahagi. Ang unang pangungusap
na makikita sa itaas na bahagi ng isang simula ng talata o kwento. Para sa gawain sa asinkronong sagutan, ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa Filipino Module Page 10.